Hello? Podcast Network Asia. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast ang Tambalan. Yay! Tambalan na! Welcome to episode 7 of the Tambalan Podcast. Nako, partner. Ang kwento natin today ay kwento about Cyrus. Kwento ng panghihinayang. Nako, ng hihinayang. Ba't kumanta? Bakit may pagkanta? Masisira. Alam mo, reklamo kanila. Oh. Mawalan sila ng benta dahil sa binago mo yung version ng kanta nila. Mali yun. Huwag mo nagagawin, ha? Pakinggan nyo na lang po yung kwento. Oh, baliwala, huwag nyo pong pansinin yung kanta ni Nicole. Wala, wala yun, wala. Wag. Dead ma. Hindi nangyari. So, ang story for today, part is a story of paghinayang. A story of regret. Ako kaya? Parang relatable to masyado, ha? Oo, nakaka-relate ako dito, ah. Or, ewan, di natin alam, di natin masasabi, pero malalaman mo na now na... Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hello, Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Cyrus. I am gay. Sumulat ako upang ibahagi sa inyo ang aking nakaka-panghinayang na kwento. Grade 11 ako nang makilala ko si Nathaniel. First day of school at dahil walang maisip na icebreaker, pinakanta ako ng advisor namin. Kumanta naman ako ng Tagos sa Puso. During recess habang naglalakad ako papunta sa kantin, may kumalabit sa akin. Ang sabi, ang ganda naman ang boses mo. Nakangiting sabi ni Nathaniel. Kahit nahihiya at nakatingin ako sa sahig, nagpasalamat ako. Doon nagsimula ang pagiging magkaibigan namin. Gamer si Nathaniel samantalang ako, walang kaalam-alam sa mga online games na nilalaro niya. Isang araw, niyaya niya ako maglaro ng Mobile Legends. Sabi ko, hindi ako marunong. Matyaga niya akong tinuruan hanggang matuto. Magka-chat kami tuwing gabi. Pagdating na umaga, inaabangan niya ako sa pintuan ng classroom. Kapag may grouping sa klase, palagi kaming magkagrupo. At dahil palagi kaming magkasama, tinatanong na ako ng mga kaklase namin. Magjowa ba kayo ni Nathaniel? Palihim akong kinilig, sabay todo tangging sumagot ng hindi. Alam ko namang nahulog na ako kay Nathaniel, pero pinili kong ilihim dahil baka kapag nalaman niya, lumayo siya sa akin. One day in the middle of a serious discussion in class, bumulong sa akin si Nathaniel. Mahinang-mahina, pero dinig na dinig ko. Gusto kita. Time froze. I looked at him in disbelief, tapos tinitigan ko ang notebook ko. Yung tingin na parang first time ko makakita ng notebook. Dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin at sasabihin, I started to ignore him. Hindi pa ako handa. Ang hirap maging bakla. Baka pagtagal, ikahiya niya ako kapag nalaman ng mga kaklase namin. I also find it hard to believe na si dinami-dami ng taong pwede niyang matipuhan, ako ang nagustuhan niya. Dahan-dahang lumayo si Nathaniel sa akin. Until one day, he invited me na mag-night swimming kasama ng ibang friends namin. Sumama naman ako. Around 6 p.m., pinaahon kaming lahat sa pool. Somebody requested that I take a video kasi may special announcement daw. Will you be my girlfriend? Tanong ni Nathaniel sa isang barkada naming babae. Ang sakit pero hindi ko pinahalata na nagdurugo ang puso ko.
I pretended to be happy for both of them. 1 month lang silang tumagal. Friends pa rin naman kami ni Nathaniel. We were groupmates sa thesis. We even went to the same school pagdating ng college. He took up criminology. I took up education. Ikinukumpara ko si Nathaniel sa pilikmata. Ang lapit-lapit na, hindi ko pa nakita. Sana pala sinubukan ko noong panahong ginusto niya ako. I could have tried. Sana ngayon, wala akong regrets. Thanks for reading my story, Nicole and Chris. God bless you both. Muli ako po si Cyrus, ang inyong tambalanista mula sa Isabela. Yan. Inarte pa more, Cyrus. Yan. Inarte pa more. Go. Diba? Sige. Yan ang mga nangyari sa mga taong umaarte pa. Nandyan na yung palay. Tutukain mo na lang. Nandyan na yung ulam. Kakainin mo na lang. Umarte ka pa. Aarte pa. Hindi ako gutom. Diba? Tapos kung kailan mo gusto ng ano, nung menudong inihain sa'yo, wala na, tinira na ng iba, nasa huli ang pagsisisi, iwan kang gutom, diba? Well, of course, gets ka namin. I mean, yeah, ngayon nararamdaman mo yung salitang regret, diba? Na sana, if only, what if? Wish ko lang, diba? What ifs, ang daming ganyan. Pero yes, meron namang lesson to be learned, always. Always there are lessons to be learned in life. Mm. And lagi mong tatandaan na Cyrus, na siguro kung hindi talaga nauukol, hindi talaga bubukol. If it's not meant to be, it's not ever gonna happen. Mm-hmm. Diba? Ang isang bagay ay meant to happen, kahit na iwasan at iwasan mo, mangyayari at mangyayari pa rin. Diba? At katulad din naman sa sitwasyon mo, Cyrus, kahit na lumapit sa'yo pero hindi meant to be talaga, hindi talaga mangyayari. Doon mo na lang isipin sa aspetong yun na during that time na nagtapat si Nathaniel, you weren't ready. Mm-hmm. And hindi mo rin naman masisisi yung sarili mo kung nagulat ka, kasi parang siguro ang dami mong considerations. Hindi ko alam kung strict ang parents. Closet gay ka. Strict ang parents. Diba? Bawal mo na mag-jowa, study first. Correct, bawal mag-jowa. Correct, strict ang parents. Bukod sa bawal mag-jowa, strict ang parents, baka hindi nila alam na gay ka, ba? Diba? So, closeted pa. So, alam mo yun, madaming mga considerations. Kaya during that time, parang hindi mo handang harapin ang lahat ng yon. Kaya hindi ka naman masisisi tungkol doon, ba? Diba? Totoo yun. Wala na tayong magagawa. It's about time to, ano, to start looking for another Nathaniel in your life. Meron naman yan, for correct. Sure. Diba? Kung tama yung sinabi mo, partner, na yun ang isipin mo, yung aspetong if it's not meant to be, it will not happen, of course. Pero on the other hand, if it's meant to be, it will happen. Babalik sa iyo yung pag-ibig na nawala. Kumbaga, siguro namasyal muna siya sa iba, tumikim ng iba, di ba? Nag-experience ng iba, pero at the end of your story, at the end of the day, sa iyo naman pala babalik talaga si Nathaniel. Pwede mo ding isipin na gano'n. Ah, sige, hayaan mo lang yan. Pagdating ng panahon naman na magsasabi, kung nakatadhana kaming dalawa, di kami din pala sa huli. Pwede rin nga sa aspetong 'yon. Ang ganda lang ng aspeto nung ano, ang ganda lang ng analogy mo na sinabi mo na para si Nathaniel ay parang pilikmata, 'di ba? Nandiyan na pala pero hindi mo pa nakita, 'di ba? Lalo na kung panay-panay ang eyelash extension mo, yung pilikmata niyan, nipis-nipis, hindi mo talaga nakita 'yan. Hindi, pero totoo 'yan. Ganun diba? Talaga. Eh. May mga taong parang pilikmata, yun nandiyan na pero parang hindi mo nakikita, nandiyan na pero hindi mo na appreciate, yes. 'Di ba? Nandiyan lang pero hindi mo na appreciate. And I guess iyan din siguro yung isang magandang aspeto ng Mahiwagang Burnay na pwede natin tutukan, ano, yung appreciation. Yes. Alam mo partner, yan yung isang bagay na we take for granted, appreciation, yung pagpapasalamat, pagpapahalaga. Yan, tama. Pagpapahalaga sa kung ano ang meron ka. 'Di ba? I'm sure pinahalagahan mo naman si Nathaniel, Cyrus. Mm. Of course, mahal mo nga, 'di ba? Pero siguro hindi lang naipaglaban talaga, 'di ba? Ganun talaga, not meant to be siguro talaga during that time. Pero for those people right now na meron pong mga tao sa buhay ninyo na nandiyan sa paligid po ninyo na who are giving you love, 'wag n'yong kakalimutan
na i-appreciate sila at huwag mong kakalimutan na ipagpasalamat na nandyan sila sa buhay mo. Kasi sa totoo lang, sa isang iglap pwede kasing mawala ang lahat eh. Agree. Sa isang iglap pwedeng may mangyari na hindi mo inaasahan, 'di ba? Yung mga yung ganong klase mga eksena, may mga bagay na hindi mo inaasahan na mapapaisip ka na what if sana pala na kung naibigay ko sana yung mas matinding pagmamahal or kung sana naibigay ko yung hinihingi or hinihiling, 'di ba? Sana hindi ako nagsisisi ngayon, yung bang mga ganun. So I think that's also a wonderful realization of the maiwagang birth, of the maiwagang birth or realization na ibinibigay sa atin ng kwentong ito. Magpasalamat ka at i-appreciate mo yung mga nasa paligid mo kasi isang araw pwede siyang mawala. Trabaho. Tama. Partner, tama, yes, diba? Correct. Sino correct. Sa atin yung araw-araw na ginawa ng Diyos, makareklamo waga sa trabaho? Ano ba naman, nakakatamad, sana manalo na lang ako sa loto para hindi na ako magtrabaho araw-araw kasi nakakatamad, nakakapagod, nakakabagot. Makikita ko na naman yung boss mo, nakakairita yung kaopisina kong ang lakas-lakas ng pabango. Nakakasakal yung... Nakakasulasok, diba? Inihilo ka, sumasakit ang ulo mo. Correct. True. So, sobrang lakas ng pabango. True. Diba? May mga ganon, parang puro reklamo ba? Ang daming anger issues pagdating sa trabaho. Hindi ba't nitong panahon ng pandemic, nung nawala yung trabaho sa'yo, diba? Yes. Nung nawala yung trabaho sa'yo, hindi ba't ngayon mo na-appreciate na grabe, sana pala itinodo ko. Alam mo yun, parang sana pala habang may trabaho ako, hindi ko siya masyadong pinabayaan, 'di ba? Or hindi ko siya binaliwala kasi mas mahirap pala kapag wala ng trabaho, 'di ba? Mas mahirap pala yung nawala yung bagay na ito, 'di ba? Isang panghalimbawa, nanay mo na lagi naglalambing sa iyo ng pang-grocery. Okay, ang sasabihin ko sana pang-inom eh. Pang-inom. Nanay mo na lagi humingi sa'yo pambili ng gin. Yan. Pambili ng soju. Nanay mo lasenga, di ba? Nanay mo lagi papantok ang alak. Mga ganun. Di ba? Yung nanay mo, kunyari, yung mga ganyang klase mga lambing. Mm-mm. Tapos isang araw, tas lagi mong hindi pinagbibigyan. Alam mo yun? Isang araw parang... Hindi mo na nga pinagbibigyan, di ba? Tinatalakan mo pa. Ano ba yun na naman yan? Kakabigay ko lang na pang grocery ng karambuan. Tatlong araw pa na nakakalipas, di ba? Ubus na naman. Yes. Yung mga ganun tipo. Gabi, ganyan-ganyan na partner, ha? Oh. Parang ganyan-ganyan na litanya mo, ha? Di ba? Di ba? Oh. At yung litanya niyan, hindi lang galing kay Chuper. Lang galing yung litanya niyan sa lahat ng matao, including myself, di ba? Including ikaw na nakikinig ngayon. At one point, nagre-reklamo ka sa hinihingi sa'yo ng nanay mo at ng tatay mo. Sa nilalambing sa'yo ng mga kapatid mo, di ba? Pero alam mo, kung kaya mo naman, kung kaya mo naman at nararapat, bigay mo. Kasi mas nakakalungkot kung mawala na yung taong yun, may mangyari dun sa taong yun, tapos hindi mo na ibigay. Nasa huli yung pagsisisi. Masakit siya sa puso at masakit talaga siya sa damdamin. Alam mo, partner, dito sa ating podcast, meron akong mamaya dito sa later on in this part of the podcast, partner, no? Meron akong i-share na experience ko recently about regret. Hindi naman totally parang regretful, pero ano siya, lesson siya to be learned. And mapapakinggan nyo lang po yan kung, syempre, meron po kayong pag-subscribe. Ano ba? Pag-subscribe ba? Add o ano? Follow? Kung alam eh. Basta makipodcast kayo sa amin. Ganun. Makipodcast kayo sa amin. Yun, ang tabayanan nyo yung podcast namin. Sigurado doon, may revelation si Nicole. Ano ba yung napaka-importanteng lessons in life na i-share niya sa atin mamaya. Ang tabayanan nyo yan. Po yan. Naku, correct. Mamaya-maya lamang, ba? Diba? So, yung bang mga ganun, nasa huli lagi yung pagsisisi. And yung pagsisisi, hindi siya madaling bit-bitin, ha? Kaya nga itong si Cyrus, gets ko yung nararamdaman mo, Cyrus, na nagsisisi ka or meron kang regrets, diba? Pero again, like I've said earlier, this will also serve as a lesson. Na next time, alam mo na yung gagawin mo. Na next time, matututunan mong ipaglaban ang pag-ibig, or next time, matututo kang mag-appreciate. Kasi talagang masakit yung magsisi or masakit yung mag-guilty.
Totoo yan. Sobrang agree ako dun sa lahat ng sinabi mo, partner. Totoo yun. Huwag ka nang lumayo ka, Bisyo. Napaka-strong nung statement ni Cyrus kanina. Yung na parang yung jowa niya ay parang pilik mata na nandyan na pero hindi mo pa nakikita. Meaning, hindi nakikita kasi hindi mo nabibigyan ng halaga. Diba? You take them for granted. At huwag ka nang lumayo. Hindi lang sa jowa. Sa bahay lang. Diba? Magpalinga-linga ka ngayon. Ang daming araw-araw na nakikita mo dyan, nakakasama, nakakatawanan, pero hindi mo nabibigyan ng halaga. Diba? Hindi mo nabibigyan ng pansin na itong mga taong to, itong mga bagay na to kapag nawala pala sa bahay ngayon o bukas. Diba? Panghihinayangan mo, hahanapin mo, at kapag nawala na sila, saka mo marirealize na, ay, mahalaga pala siya. Ay, mahalaga pala ito. So wag mo nang hintayin yung pagkakataon na yun na mawala pa sila bago mo makita yung value nila. Ngayon pa lang magpalingalinga ka na. Yung nanay mo, 'di ba? Yung tatay mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung mga kasambahay niyo nandiyan. Lahat yan may participation sa pang-araw-araw mong buhay eh. 'Di ba? Nakapag nawala ang isa, 'di ba? Feeling mo parang nalumpo ka. 'Di ba? Feeling mo parang may kulang. So, wag mo nang hintayin na mawala sila isa-isa. Ngayon pa lang i-appreciate mo na. 'Yun yung yes. statement na gustong ibigay ni Cyrus sa atin. Unang kwento ng mahiwagang Burnay ngayon. Learn to appreciate mga kaibigan. Parang ano 'yan, 'di ba? Nung isipin, bigla nang nag-flashback sa akin dati nung bata ako. Asam na asam ko, meron akong paboritong chichirya, yung Wonder Boy partner. Ay, sarap! Oo, diba? So, yung talaga napakaalat yung kapag tumira ka ng marami, yun talaga magkakasakit ka sa bato. wala na siya ngayon eh. Wala na yung Wonder Boy. Wala na! Oo, diba? Yung Wonder Boy. Meron pa ba? Kung meron, bigyan nyo naman po kami. Padalhan nyo kami. Totoo yan. Paborito ito ng mga bata, bakatang 90s. So, o saan nabibili? Saan gumagawa? Pupuntahan namin yung pabrika na yan para makabili kami nung Wonder Boy. Every time na pumapasok ako sa school, set aside ako ng part ng baon ko para mabili ko yung paborito kong chichira na yun, yung Wonder Boy. So, talaga inipon ko yung nung araw na yun, yung last centavo ko para mabili yung chichirya. So, inaasam-asam ko, syempre iningatan ko, nilagay ko sa bag ko, sabi ko kakainin ko to pag uwi sa bahay. At habang nanonood ako ng paborito kong ng programa sa TV. So, syempre iningatan ko sa bag. Pagdating ko sa bahay, ayan na, nakaupo na ako sa sala, manonood ako ng TV, at talaga ramdam na ramdam ko yung excitement pagbubukas ng Wonder Boy. Na parang, okay, ayan na, bubuksan ko na. Habang binubuksan ko, diba, siguro sa sobrang excited kong magbukas, bumulat-lat yung plastic ng Wonder Boy at natapon silang lahat. Diba? Oh. So wala ka na nagawa sa madaling salita. Diba? Parang gano'n na nang hinayang ka dun sa pagkain na sana, diba, nakain mo lahat pero hindi kasi inunahan ka na nung aso sa sala. Yung mga, mga ganun tipo na parang wala na akong magagawa. Umalis na yung mga taong to. Diba? At siguro dapat din nating intindihin talaga na darating din naman sa puto na kahit gaano pinapahalagahan yung tao na mawawala at mawawala sila. Kaya ngayon, habang nandyan pa, 'di ba? Pahalagahan mo na sila. Appreciate. Correct. Yes, pahalagahan mo na sila. Yung lesson ng makukuha mula dun sa Wonder Boy Wonder Boy na chichirya na kwento ni Chuper. Ang lesson talaga dito, huwag kang magkaroon ng asong sugapa. Oh. Kasi kung hindi naman sugapa yung aso, hindi at saan pwede pupulutin mo pa yun pero mo kainin. Syempre naman, no, wala pang 5 minutes eh. 'Di ba? Pag batang 90s wala pang 5 minutes pupulutin mo. Ngayon lang naman partner, masyado maarte yung mga tao na huwag mo nang pulutin kasi baka may virus, may bacteria. Naku, kami, alam niyo po, kahit na halimbawa ano ba yung kinakain natin na malagkit partner na o kunyari mahulog yung duhat. Ay, hindi. Tama. Mahulog yung mikmik. Sige, mahulog yung, sumambulat yung mikmik, pupulutin mo ulit. Oo, kahit meron. Mawala si Bunatambo, di ba? Ipunin mo ng daliro yung gata sa floor. Tapos kukunin mo ulit para kainin, di ba? Ano, mga bata tayo, buhay kaya natin yun. Totoo diba? Yun, oh. Feeling ko nga, pinatibay tayo ng bakterya, eh, di ba? pinatibay ang tuhod natin ng mga bakterya na nakukuha natin sa mga pinupulot na chichirya na nahulog na, may lupa na. Hindi ko makakalimutan parte yung mga prutas, halimbawa aratilis, duhat, na kapag ka, di ba, medyo nalamog na tas nahulog sa lupa, syempre didikit na yung lupa. Ako parte, kinikis-kis ko lang sa gilid ng t-shirt ko, kakalimutan ko na, di ba? So,
Diba? Tama. So ang lesson talaga dito, partner, huwag ka magkaroon ng asong sugapa doon sa kwento mo. Kasi magandang itali po sila. Oo, itali. O ilayo po sila, panandalian habang kumakain tayong lahat. Tama, diba? Kasi kung hindi naman sugapa yung aso, hindi ka naman mag-aalinlangang pulutin ng ano yung Wonder Boy kahit na dumihan na, 'di ba? Ganun tama. Tayo. Anyways. Di ako nakwento ko 'yan kasi parang ganun yung panghihinayang. Kapag nawala ang isang bagay, na sobrang mong pinahalagaan yung Wonder Boy lang 'to eh, kung tutuusin, pero ikaw bilang isang bata, inipon mo kasi 'yun eh. Pinahalagahan mo 'yun, iningatan mo hanggang sa pag-uwi ng bahay, tapos bigla sumambudat lang at kinain ng aso. Alam mo, iyak ko talaga noon, yung hagulgul ko talaga na parang wala akong nagawa. So, talagang habang nandiyan po sila, i-appreciate natin. Kasi ako, naramdaman ko nung bit-bit ko yung Wonder Boy na yun, sobrang excited ako eh. Nandyan, ang saya-saya mo. Pero pag nawala na pala silang lahat at wala ka nang magawa kasi umalis na sila sa buhay mo or kung ano mang nangyari sa kanila, di ba, wala ka nang magagawa. So again, habang nandyan pa po sila, bagay man yan o tao, pahalagahan mo sila. Ngayon na. Isang malaking check ng pink na ballpen. Maraming salamat sa iyo, Cyrus, for sharing your story of regret o panghinayang with us. At good luck sa iyo at naway mahanap mo na yung tamang tao para sa iyo. Kung ikaw naman, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Yay! Tambalang Balahura at Balasubas, the podcast. Sa pagpapatuloy ng ating podcast, no, partner, talagang may mga bagay talaga that we regret. Yes, may yes. May mga bagay talaga na mangyayari talaga siya, no? Oo, mangyayari siya eh. Kasi, tas minsan, kahit hindi mo siya inaasahan, partner. Hindi, parang katulad, yung sa kwento ni Cyrus, medyo inasahan niya na magkakaroon siya ng regrets kasi hindi niya nga itinuloy, di ba? Pero minsan, life will throw you different types of experiences na hindi mo inaasahan or hindi mo napaghahandaan. Yung mga ganon. Kaya nga, di ba, kanina pa natin sinasabi, partner, that you should always appreciate, you should always do your best to show the love to other people while they're still there, while they are with you, yung mga ganon. Kasi, totoo naman pala, paulit-ulit na sinasabi ng mga matatanda, di ba, na pagka nawala yan, nako, nasa huli ang pagsisisi or malulungkot ka kapag nawala yan, yung mga ganyang klaseng mga eksena. So, syempre, partner, dahil this podcast is a very special to my heart and it's a very special ano tawag dito, passion project for the Tambalan. Briefly lang i-share ko lang yung naging experience ko recently ngayong past few weeks. Sabi ko nga, hindi ko siya ikukwento fully until ma-reach namin yung victory. Pero gusto ko lang i-share yung portion about regret. So, sa isang iglap kasi pwedeng ang isang bagay ay mawala sa'yo. Diba? Parang pandemya. Sa isang iglap, bigla nagulat tayong lahat. Hindi na tayo pwedeng kumain basta-basta kung saan-saan. Yung mga things that we enjoy before, 'di ba, that we take for granted, dining out, hugging friends, 'di ba? Kung alam lang natin na hindi na tayong pwedeng magbeso-beso sa mga tao, hindi tayo pwedeng lumapit, edi sana nilaplap na natin lahat, 'di ba? Para kung alam kasi huli na pala 'yun, 'di ba? Oo, sabi na tara, diba? Laplapan na tayo, huli na pala 'to eh. Tama. Kung alam ko lang, di ba, na parang magkakaroon ng social at physical distancing, edi sana lahat ng pwedeng laplapin, nilaplap mo na, di ba? Lalo kung single ka, na parang, ngayon, di ba, parang hindi mo magawa yung lahat ng mga pwede mong gawin. So you take a lot of things for granted. And when these are taken away from you sa isang iglap, kasi sa isang iglap pwede talagang mawala ang mga bagay-bagay, di ba? Magkakaroon ka ng feeling of guilt, magkakaroon ka lang ng feeling of loneliness, and yung feeling na yun, hindi siya madaling harapin. So briefly, gusto kong i-share na recently nagkaroon kasi ng sickness yung aking anak. And yung sickness na ito is not an ordinary sickness. It is a sickness that has affected her brain. At ang nakakalungkot dito, it was sudden. Hindi man lang yung parang walang pasabi, ganun, no? Walang pasabi. Gagawa ko ng ice candy bukas, mga ganun. Pakainin mo na yung anak mo kasi bukas magkakasakit siya. Mga ganun tipo. Walang sino man nagsabi. Walang nakapagsabi. Wala. Diba? Walang paramdam na kung ano man.
Correct. Walang indication. Mommy, I want balloon. I want may ano. Oh, parang may favorite toy na ano na ipahawak mo sa akin kasi bukas magkakasakit ako. Walang ganoon eh. Wala. Walang ganoon talaga kasi had I known, 'di ba? Yun yung lagi nating sinasabi na kung alam ko lang sana, 'di ba, na ano na mangyayari ito, edi sana lahat ng hiniling ibinigay na. Alam mo yun, yung mga ganoon. So yes. So nagkaroon siya ng sakit that was unexpected and the effect was so sudden, ang bilis na parang one day she was perfectly fine and then the next day she's not, ganun. Mm-mm. And until now we're still battling that. Alam mo nung first few days na binabattle namin itong sickness na ito na na meron siya. Talagang hindi mo ma-describe, partner. Indescribable. Actually, until now, may mga ganun akong parang sundot na indescribable yung feeling ng isang mother to suddenly have yung anak na biglang isang araw hindi nagsasalita the way she used to. Eh, alam mo naman yung anak ko, partner, sobrang daldal, dakdakera ng taon, nandun pa na, nasa sinapupunan ko pa lang siya, partner, eh, nag-adlib na siya. Nag-host na siya. Ganun siya. Correct, nag-host na siya, hinuhostan niya yung mga kidney, yung gallstones, ganyan, nakausap na niya. Ganun, nandun pala siya sa sinapupunan. Tapos, nung nilabas siya, partner, ano niya na kagad, trip niya na kagad, yung doktor, yung nurse, ganyan. So, alam mo how bubbly she is. And then, one day, because of that particular sickness, no, one day hindi na lang siya dumaldal. One day hindi na lang siya dumaldal. And bilang isang nanay, makakaramdam ka ng, hala, alam mo, partner, parang yung naging sobrang regret ko. Naalala ko lang bigla eh, kasi minsan nakala ko matapang ako, tapos biglang hindi. Isa sa mga naging regrets ko nung time na yon, although, ayoko kasing mag-entertain na ng negative thoughts, partner, because I believe that my daughter will be well and she is healed already in Jesus' name. So, ayoko mag-entertain ng negative thoughts. But for purposes of, ano, for purposes of kwento, diba? And lessons na pwede rin naming matutunan ng mga nakikinig ngayon. Yes, yes. True. Yung naging regret ko yung mga times na I should have listened more. Yung ganun ba? Kasi, di ba, may mga times na kasama natin yung mga anak natin, tapos minsan nagkukwento sila. Tapos yung kwento nila, pinapasok lang natin sa isang tenga, nilalabas natin sa kabilang tenga. Yung ganun. O di naman kaya, naiinis pa tayo kasi, ano ba naman yan, nagmamadali na nga mag-prepare for school or nagmamadali na nga tayo, may gagawin, aalis or whatever. Tapos, magkakwento pa, 'di ba? So parang yun yung isa sa mga naging regrets ko na parang sana I should have listened more. Yung kaya mahirap yung magkaroon ng feeling of regret kasi mahirap siyang dalhin. Kasi alam ko naman sa sarili ko, partner, alam namin mag-asawa that we really did our best and we are still doing our best for our kids. So ibig sabihin, kung tutusin, hindi mo naman masasabing bad parent kami. No, not at all. Hindi naman talaga. Kaya lang kapag kasi nawala ang isang bagay katulad niyan, momentarily, temporarily, nawala yung pagkukwento kasi nga may sakit, yung parang bigla na lang siya naging tahimik kasi nga may sakit, may nararamdaman, mamimiss mo yun eh. Mamimiss mo yung mga times na madaldal, mamimiss mo yung mga times na kinikwentuhan ka. And yun yung sabi ko on better days, I will share this on air or I will share this sa podcast na you should not waste any single moment. Nakasama yung mo yung bawat anak mo. Moment, totoo yun. Na, oo, correct. Yung bawat moment na binibigay sa'yo na normal siya, na everything is okay, dapat ipagpasalamat mo kay Lord yun. At saka dapat, parang nakakabago to ng perspective, partner eh. Kung ikaw yung tipo ng tao na mainitin ang ulo lagi sa anak mo, hindi mo, ito lang ang sasabihin ko sa'yo, hindi mo alam yung feeling at hindi ko wini-wish
na mangyari ito sa'yo. Kasi ito, I do not even wish this to happen even to my, to those people that I don't like, partner, or yung mga taong naiinis sa akin or galit sa akin or whatever. I do not wish that this will happen to any one of them or to anyone, kasi walang nakaka-deserve ng ganitong klaseng pain. Pero ikaw, kung ikaw yung tipo ng tao na, na ang sungit-sungit mo sa anak mo or ang sungit-sungit mo din sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo alam yung feeling na pag-regret at guilt kapag ka isang araw yung taong yun ay nawala, or yung taong yun ay biglang hindi nala nagparamdam, or katulad nitong nangyari sa akin, biglang nagkaroon ng sakit, the guilt, partner, is unbearable talagang. Sabi ko nga sa iyo, siguro sa isang araw mga at least 3 times kami pinipray over, sobrang dami kong oras sa pagdarasal para kayanin, para kayaning itawid yung sarili ko, kasi ang hirap nun eh. Ako na to, partner, ha, na dinadaldal ko rin naman ang husto yung anak ko, kumbaga sa daldalan rin lang kami dalawa, kaming dalawa talaga yung talaktakan of the century, diba? Talaga, talakan pa more kaming dalawa, diba? So it means talagang we always have an exchange of stories. Kaya lang kasi pag dumadating ka dun sa moment of regret, maalala mo bigla lahat ng mga moments na hindi ka nakinig. Although, pero siya bilang tao, mahirap siya, no? Ang hirap din bilang isang tao, partner. Siyempre, tao ka lang. Siyempre, hindi ka perfect. May mga times talagang hindi ka makikinig. May mga times talagang maiinis ka. May mga times talagang mababad trip ka. May mga times talagang maiinis ka. I think that's but normal. Kasi tao ka, hindi ka perfect. Pero, kaya wag mong dalasan. Siguro, mag-focus na lang ako kasi ayoko ng malungkot, partner, no? Kasi, again, this is a battle that we will win, definitely. So, yes, mag-focus na lang ako dun sa part na wag mo nang hayaang maka-feel ka ng ganun pag isang araw nawala yung taong yun. At not necessarily anak, ha. Pwedeng asawa. Kaya nga, di ba, partner, lagi sa ere, sinasabi natin to. Kapag ka yung asawa mo, yung mister mo, yung anak mo, yung mga mahal mo sa buhay, nakarating sa bahay ninyo after a long day at work or kung saan man galing, nakarating sa bahay ninyo ng safe, huwag nyo kakalimutan magdasal at magpasalamat. Yes. Kasi ang dami sanang pwedeng nangyari sa kanila sa labas. Totoo, diba? Yun. Actually, totoo. Yung nangyari sa anak ko, nasa loob lang siya ng bahay. Diba? Pero nangyari pa rin sa kanya yon. So, alam mo, so every waking moment that everyone is normal sa paligid mo, ipagpasalamat mo yon. Siguro, partner, yung isa pa sa mga natutunan ko, sa 24 hours talaga natin sa isang araw, madami oras din ang pwedeng igugol sa dasal eh. Masyado lang talaga tayong busy that we tend to forget. Alam mo yun, na nakakalimutan natin. Huwag nating kakalimutan. Minsan sinasadya na nga lang natin eh, di ba? Parang ginagawa na lang nating excuse yung pagiging busy natin para hindi gawin yung pagdarasal. Pero kung tutuusin, may time ka naman talaga. Hindi mo lang pinili na magkaroon ng oras, di ba, na magdasal at magpasalamat. At guilty pwede tayo sa aspetong yun, ha? Oo, kasi partner, hindi naman kailangan nagre-retreat ka. Hindi naman kailangan nasa taas ka ng bulubog. Hindi mo kailangan hintayin yung linggo para makapagdasal, di ba? Correct. Tsaka hindi kailangan na may nakikita kang clouds, mayroong kaharap na cruise, o mayroong mga, alam mo yun, hindi, not necessarily any time of your waking hour or waking moment, pwede ka magpasalamat, pwede ka mag-thank you, pwede kang humiling, di ba? Yung mga ganun. At yun yung isa sa mga natutunan ko, partner, na kung meron kang pinagdadaanan na matindi, malupit, at akala mo hindi mo kakayanin, promise, partner, ang nagtatawid sa amin dito yung faith eh. Yung faith talaga that ang laki ng Diyos ko, no, hello, sakit ka lang. Ang laki-laki ng Diyos ko. Yung Diyos ko gumawa ng ano, siya yung nag-create kay Einstein, siya yung nag-create ng mga taong matatalino, siya yung, alam mo yun, parang ang laki-laki niya. So yung kung ano man yung sakit na nararanasan ng anak ko, partner, ano yan, kaya niyang tanggalin yan. Feeling ko nga, partner, baka mamaya ibalik niya hindi lang ibalik sa normal yung anak ko, baka maging genius pa lalo. Alam mo yung mga ganun? Tama, kasi oo. yun yung pangahawakan natin eh, 'di ba? Na baka mamaya, partner, ang mission pala ni Princess yung matagal mo ng pangarap na merong isang tao makakreate na in minutes makinis na, partner, ito na. Ayan, yun. Oh, malay mo, 'di ba? Katuparan ng pangarap naming lahat. Mga ganun. Mga sino ang sasabi? Walang makapagsasabi. Malay natin. Nako. True. Lord, salamat, binigyan mo ng pag-asa na ano ako, nadagdagan ng hope ako ngayong
ngayong pagkakataong ito na sinilang na po sa mundong ito ang magsasalba sa mga hindi makikinis na mukha, di ba? Correct. Kagaya meron ko. Correct, meron ng henyo na ano, makakaisip, may dalubhasa na makakaisip sa pinakamadaling paraan ng kung paano kuminis, di ba? Ganun. Malay mo, siya pa makaisip talaga ng pinakamabisang paraan para pumuti ang singit, di ba? Alam mo yun, parang totoo. mga ganong klase mga eksena. So, ako, I believe partner that ano, everything truly happens for a reason. Mm. This kaya ko sinishare ito kasi uulitin ko po, mahirap po kasi pagdaanan yung pinagdaanan ko at patuloy kong pinagdadaanan. So make that extra effort every day to appreciate the people around you and not to disregard yung contribution nila sa buhay mo. So kung kung asawa mo ito na walang ibang ginawa kundi pagsilbihan ka, i-appreciate mo 'yon. Ipagpasalamat mo sa Diyos, i-appreciate mo at iparamdam mo sa kanya yung pagmamahal. Kung yung kasama mo sa bahay na walang iba kang ginawa kundi maglinis, maglaba, 'di ba? I-appreciate mo 'yon kasi mas mahirap kapag nawala siya. Yung anak mo na kwento ng kwento, 'di ba? Makinig ka at i-appreciate mo kasi mahirap yung naranasan ko isang araw. Mm. 'Di ba? Hindi na lang ako dinaldal kasi masama ang pakiramdam o merong sakit, 'di ba? So yung bang ganun. So it's necessary for me to share that. And also, as I am as I've said kanina, uulitin ko lang po na kung ano man yung nararamdaman yung pain, kung ano man yung nararanasan yung paghihirap, walk by faith and not by sight. Totoo it's yun. Really important talaga na ano na magtiwala kasi kailangan yun eh, kailangan naniniwala ka. Natanda mo ito partner ha. Sabi ko sa iyo, sa isang araw ang dami ko nakakausap na pastor, ang dami ko nakakausap na pare. Kung ano ano kasi sino sino nakakausap nila, nagbalik-loob ka na partner, eh. 'Di ba? actually ano that's din siya? The right term eh. Oo, ano right, din to? That's the right term partner, balik-loob kasi maybe on lighter days nga and in lighter moments katulad nito, katulad ngayon na nagkukwentuhan tayo partner. No? At may mga nakikinig sa atin dito sa ating podcast on lighter moments or days, this experience is really a form of pagbabalik-loob. Parang regalo nga siya sa akin ni Lord eh, na para ibalik niya ako sa kanya kasi masyado na ako nalulung sa kamunduan. Masyado ka na daw makasalanan. Correct. nalulung talaga sa kamunduhan, especially no nag-uumpisa ako sa nag-uumpisa ako sa radyo, yun na experience ko yung fame, na experience ko yung popularity, na experience ko yung pera. Alam mo yun, parang ano eh, talagang honestly nakalimutan ko talaga siya kasi mas madaling kalimutan ng Diyos pag masaya ka eh. 'Di ba? Naaalala natin siya kapag ka maligaya tayo. Ay sorry, pagka naaalala natin siya kapag okay ka may tayo. Problema tayo. Ah, pag, yeah, pag, pag hindi tayo, oo, ano ba? Ano ba, partner? Ang gulo na. 'Di ba? Mas naaalala natin siya kung may problema tayo. Mas madali natin siyang kalimutan pag masaya tayo. If everything is going well, we tend to forget eh. So tama yung term na ginamit mo, 'yung pagbabalik-loob. So sabi ko nga sa iyo, in a day, ilan yung minsan sunod-sunod, busy kami kasi may nagpa-pray over sa amin. At yun pa yung nakakatuwa kasi, alam mo partner, dati parang I've given up hope on man eh. Na parang sabi ko, grabe, ang sasama na ng mga tao. Parang wala nang mabait. Parang wala nang pag-asa yung world. Pero yun, dahil sa experience na ito partner, na-realize ko may pag-asa pa yung world kasi may mga taong mababait. May mga taong willing, kahit hindi ka kakilala, to pray for you, to pray over you, at you know, to share your pain. May mga taong ganon. So anyways, sa isa sa mga nakausap ko, yung sinasabing pagtitiwala kay Lord, parang yung nangyari kay Pedro. I-correct nyo po kami kung mali kami kasi makasalanan po talaga kami. hindi kami masyadong ano, badalubhasa. So anyways, 'di ba natanda mo nung nakita ni Pedro, ni Peter si Jesus Christ na walking on water? 'Di ba? Sabi niya, "Hala, gravacious," 'di ba? Taray, naglalakad bongga, sa tubig. Sabi bongga. Ganyan. Bongga! 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 Bongga na this, di ba? Naglalakad sa tubig. So sabi ni Lord, sige, hindi ikaw din. Kaya mo naman maglakad sa tubig eh. So nung una partner, nakapaglakad few steps, tas maya-maya, nalunod. Hindi naman pala nalunod. Buhay pa pala siya hanggang sa dulo. Na bumigay yung tubig. Hindi na siya nakapaglakad sa tubig. Kasi that very moment, nag-doubt siya. That very moment na isip niya, oh my God,
oh my gosh, na nakatungtong pala ako sa tubig. Hala, hala, hindi ako kaya nito. So yun yung parang para sa akin isa sa mga magagandang realizations na kapag ka nagtiwala ka kay Lord, titiwala ka ng buo. Kasi kapag may konti kang doubt, kakainin ka ng doubt mo eh. Katulad niyan, kinain siya ng tubig, 'di ba? Kinain si Peter ng tubig, 'di ba? So kailangan kapag ka nagtitiwala ka ng buong buo. And yun yung I'm working on that. Hindi ko sinasabing ganun na ako kalupit, 'di ba? Pwede na ako maging santa, ganyan. Hindi ko sinasabi yung partner. Hindi. Hindi. But it's a work in progress. And I say this because I'd really like to bless other people with that story. Na kung akala mo there is no hope, there is always hope. Yes, agree. Laging may pag-asa. Agree. And that being said, we admire your bravery, partner. Ganoon naman talaga sa buhay natin, mga kaibigan. Darating talaga sa punto ng ating buhay na you'll be facing the biggest challenge of your lives, na talagang hala, bakit ito, kung kailan hindi ako handa, di ba? At binibigay talaga ito sa mga pagkakataon na hindi tayo handa. And what you will do, kagaya ng ginawa ni Nicole, just have to fortify your faith, di ba? You have to listen to God in the universe na may sinasabi siya kasi sa atin. 'Di ba? At kailangan nating pakinggan 'yon. Meron siyang mensahe na gustong ipaabot sa atin at kailangan nating maintindihan lahat 'yon. Siguro in your case, partner, si Princess, pwedeng din natin tingnan sa aspeto na parang siya yung sacrificial lamb. Na parang may ma-realize ka sa buhay. Na parang, 'di ba, parang siya yung ginamit na instrumento para iparating ni Lord yung mensahe niya sa iyo na anak ka, 'di ba? Ma-realize mo, tagal ko nang gustong katukin yung utak mo, hindi mo lang ako pinapansin. So eto na. Ito na yung pagkakataong ito. So please listen to me. Diba? Ah, ganun. I believe so too. Totoo yan. But because God is a faithful God and He's a forgiving God at isa siyang Diyos na talagang faithful to His promises, diba? Itatawid niya rin ako sa experience na ito. Ang naging maganda pa, napalapit ulit ako sa kanya, 'di ba? Yun yung parang greatest gift na na ibinigay. Bukod of course sa Princess will be living testimony of God's miracle, 'di ba? Parang ang na-imagine ko nga, partner, no, si Princess yung tipo ng bata or pag when she gets older na she will remember this story kasi paulit-ulit ko sasabihin sa kanya yung nangyari sa kanya when she was 7. Saka diba? I-replay niya tong podcast. I-replay niya rin tong podcast na hopefully may podcast by that time, 'di ba? Uso pa din, 'di ba? So yung ganun, tapos she will be a living miracle. Ipapakita niya sa mundo na ito, na ako yung isa sa mga miracles. Ako yung pinagdasal ng husto ng mga magulang ko at ng mga tao sa paligid. At ito na ako ngayon, buhay and sharing that God is alive. Ganon. So, yun yung maganda doon. So, I really hope na in this podcast, you have been blessed with that story. Kung meron kang pinagdadaanan, it is not by chance na itong particular na episode na ito ay pinakinggan mo hanggang sa dulo. It is not by chance. Ano yan, merong dahilan kung bakit nangyari at nakikinig ka sa amin ngayong oras na ito in this very particular topic. Pwede namang yung napakinggan mo yung mga bastos. Bastos pa rin naman kami, hindi mawawala yun. Huwag ka mag-alala, di ba? Huwag ka mag-alala, hindi mawawala yun. Oo, nagbalik loob po kami pero may buntot pa rin si Nicole. Meron slight, and that joke lang. Pero ibig sabihin, hindi by chance na itong particular episode na ito ng podcast ang napakinggan mo. Pero habang nakikinig ka dito, mapakinggan mo na rin yung mga past na episodes namin. And don't forget na lagi nga antabayanan din po yung aming mga susunod na mga podcast. Ayan. Episode ba? Podcast ang tawag? Gulong-gulo na ako. Ano tawag? Ako nga, podcast nga lang ako. Podcast. Ikaw, podcast eh. Podcast. Ay, nako. Nakaka-lurky. But thank you. Thank you mga tambalinista. Salamat po sa lahat ng mga nakinig sa aming podcast for today. Magkakasama-sama tayo ulit next time. Muli ako po si Nicole. Si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.